Kristo. Baluyong dinan kabaldugan ng tanda ning banwat yato. Bakit tayo balong dinan kabaldugan ng tanda ng kasulukuyan? Pwede kaya ng kiratang panga tao mismo yung tanda ng Diyos kiratang. That the person itself is the sign. We do not need signs if we assume deep and matured relationships. No sign is needed when you are no longer a stranger to a place and even to one another. Hindi natin kailangan yung tanda kung malalim na ang pagkilala mo sa tao o kilala mo na at alam mo na ang lugar. Halimbawa, dito sa Sapang Bato. Nung pinakauna ako magpunta dito sa Sapang Bato, hindi nyo pa alam ako yung na-assign na Paris Priest dito. Pinasyalan ko yung Sapang Bato. May wala ko. Miras ko Little Baguio. Nung una naman, may paras kong etaking Margot. Di ko alam kung kanan o kaliwa. Even inside Clark, iniikutan ko, hinahanap ko yung Sapang Bato Gate. At hanggang pagkadating ko dito, it took some time. Kaya nung nag-Paris Priest na ako, sabi ko, magpapalagay ako ng tanda, mga signage, to the parish of Holy Cross Parish, Sapang Bato. Pag hindi mo alam yung lugar, kailangan mo yung tanda. You need signs. Pero pag alam mo na ang lugar, you don't need signs. No sign is needed when you are no longer a stranger to the place or even to one another. Proofs are not needed when trust exists and there is mutual confidence. Sabi po ni Santo Tomas Aquinas, to those who believe, no proof is needed. But to those who do not believe, no proof will ever suffice. Pag naniniwala ka na, hindi mo na kailangan yung tanda. Pero pag hindi ka naniniwala, kahit anong tanda ang bibigay sa iyo, kahit anong prueba, hindi ka pa rin maniniwala. When there are no signs, then we already believe. When there are no evidence required, then we have faith. Hindi mo na kailangan maghanap ng patunay para ikaw ay maniwala. Kasi naniniwala ka na at may pananampalataya ka na. We need signs, we need assurance, we need evidence when we do not know each other. Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. Pag may pumapasok na trabaho sa opisina, hindi mo kilala. Kailangan may patunay siyang nag-graduate siya ng college. Dala niya ang kanyang diploma. We need signs and proofs, license for skills, certificates for quality, evidence based on research and even science, seal of authenticity of products. The need for authentication is high when distrust and threat are very high. You have to prove yourself first. It sounds like a temptation of the devil, isn't it? If you are the Son of God, turn this stone into bread. Kung hindi mo talaga kilala ang kaharap mo siyang anak ng Diyos, susubukan mo pa siya, pag ikaw talaga ay anak ng Diyos, gawin mong tinapa itong bato. I think that is a sign of a relationship that is not yet developed. Because you don't have to prove yourself. Halimbawa, sa mga malalaking project, kontrata. Yung contractor may bidding requirement na papagawa natin malaking building. Mayroon siyang list of projects and accomplishments, list of clients for contractors and track record. Patunayan niya muna sa iyo, marami siyang ginawang project. Marami na siyang na-accomplish before you begin to trust. Baka naman fake lang. Totoo yan. Kumisan, nagpapanggap na engineer. Kaya architect. At the end of the day, hindi man pala. On a personal level of relationship, family, siblings, community, even for your best friend, proofs and signs are no longer needed. Isn't it we miss our childhood nung tayo bata sa mga kapitbahay natin? Hindi mo ba napapansin nun
Nung bata tayo, wala man bakod yung mga bahay. Yung bakod namin noon, ano lang? Halaman. Yung santan. Santan. Because fences are not needed. We know each other. We don't need canine dogs or security guards for our subdivisions to protect us and our family. You know why? Because we protect one another. We know one another. We know our neighbors. Trusting is exposing yourself, of course, to vulnerability. Pag nagtitiwala ka, may posibilidad na masasaktan ka. But there is no other way. Kung di ka magtiwala, you will never go a long way. You must be ready to hurt, to be hurt. Pag nagtiwala ka, dapat na handa kang masaktan. You must trust first. Confidence and faith are stronger than your doubts, even your insecurities and fears. I could say this because God trusts us. Ang Diyos nagtitiwala sa atin. Kaya pwede rin siyang masaktan pag tayo'y nagkakasala. Dahil mahal tayo ng Diyos, He makes Himself vulnerable because of His trust and love, thus exposing Himself to pain. We must be ready to hurt like God. It is impossible to say, I love you, but I do not trust you. Hindi mo pwedeng sabihin sa tao, mahal kita, kaya lang wala akong tiwala sa'yo. Kakambal ng pagmamahal ay ang pagtitiwala. Hindi mo pwedeng sabihin, I love you, but I do not believe in you. Hindi rin pwede yun. Yung mahal kita, pero hindi ako naniniwala sa'yo. Kasama sa pagmamahal ang paniniwala. Halimbawa, punta tayo sa restaurant. Birthday ko! Tara! Mag-dinner tayo! Dadala ko kayo dun. Hamburger tayo! Maglilibre ako. Tapos, sasabihin ng kaibigan mo, totoo? Tignan ko muna yung wallet mo. Baka wala kang pera. Hindi ka ba masasaktan nun? Out of goodwill, you are inviting them. And then they will question, are you capable of what you are doing? This question is quite insulting even. Trust exists and you don't have proofs. We don't need proofs. Faith sees more than what science can offer. Wisdom do not need science. Signs are not needed when the person itself is the sign. Alam niyo po, dapat sa misa ko ngayon, may golden wedding eh. Nakiusap sa akin yung mag-asawa. Nag-message, Father, pwede kaming magsimba sa sapang bato? Kasi golden wedding po namin ngayon. Pagkatapos, pag-i-bless yun lang kami. Kaya lang kami sa restaurant ng mga anak ko. Eh, kilala ko po yung pamilya. Kilala ko po yung mga anak nila. Minessage ko yung anak nila at yung kaibigan nila. Yung mga magulang nyo, mag-golden wedding dito sa Sapang Bato daw. Nagpapabless after the mass. What do you say? Ay, Father, let's make it better than that. Let's invite our friends, their family, mga kapatid, mga tito namin, mga pinsan. And so it happened. Kanina ng alas tres, sinurprise wedding anniversary namin dun sa Chapel 2, sa Clark. And you know, the husband and the wife, 50 years na po mag-asawa. Hindi na sila malakas na malakas kasi 50 years na sila mag-asawa. Pero you know, they are so confident to face the altar again. Sabi nung coordinator na kasal, wala ho bang sing-sing? Walang sing-sing. Wala bang aras? Wala na yung veil cord? Sabi nung isa, hindi na kailangan. Tapos, sabi ko, oo nga pala, no? After 50 years, kailangan mo pa ba yung veil and cord? Ha? You already lived your life 50 years? Kailangan mo pa ba bang patunayan yung cord at saka yung veil to keep you together? May sing-sing sila. We blessed. Pero kailangan pa ba yung sing-sing para patunayan na mahal kita? O kailangan pa ba yung aras para patunayan na bibigay ko kung anong meron ako and we will share everything that we have after 50 years? Parang sinasabi ng matanda with all their wisdom and even they are not even trying to prove anything. Para may panahon pag malalim na ng relasyon natin,
Hindi man kailangan ng tanda para patunayan ang iyong pagmamahal at yung pagkatao. Because the person himself is the sign. Ang iyong pagkatao mismo, ang iyong buhay mismo, ay ang tanda ng ating pinaniniwalaan. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.